Itinanggi ni dating Caloocan City Representative Edgar Egay Erice na si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang tinukoy niyang COMELEC official na tumanggap ng perang aabot sa $15 million mula sa South Korea. Sa panayam kay Erice, sinabi nito na wala siyang partikular na binanggit na pangalan kung sino ang nasabing opisyal. Kasama din niya sa sulat ang dokumentong naglalaman ng sensitibong impormasyon na sa paniniwala niya ay dapat tingnan at magkomentaryo si Garcia. Wala. Ang sabi ko, he's the chairman. He's the chairman of COMELEC. His obligation is to investigate this because this is very serious matter. Pero sa sulat nito kay Chairman Garcia, partikular na binanggit nito ang linyang "Your banking history and details" na tumutukoy kay Garcia. Ayon naman kay Garcia, maganda sanang mag-issue ng waiver ang sino mang nag-aakusa para pag-asampa naman nila ng kaso. Sa ngayon, 4 sa 6 na local bank accounts na isinumite ni Erice ang napatunayang peke o hindi umiiral na account. Ayon pa kay Commissioner Socorro Inting, bilang isang dating huwes, ang dokumento ni Erice ay hindi tatanggapin sa korte na ebidensya dahil sa isang nakitang peke ay lalabas na peke na ang lahat. False in one thing, false in everything. Kitang-kita na eh. Sinamahan ng mga false accounts. So, ibig sabihin yan, malamang false accounts din yung nakalista doon. So, this puts a cloud of doubt on the integrity of the accusers of the chairman.